Kadang hapun mga boss. Medyo ilang araw rin tayo hindi nakapag-upload ng videos natin. Busy lang. Ngayon pupunta kami sa site ng bagong hospital namin dun sa Tayuman, sa likod ng DOH. Check daw namin yung opisina namin dun kung okay na. Tapos planuhin yung kung paanong design para paglipat. Prepare na yung ano, kung saan may lagay yung mga equipment, yung mga lamisa, yung opisina ng boss ko. Yun na ang ayusin namin ngayon. So pupunta kami mamaya-maya lang. Apat? Apat yung dito. Dito? Ayan mga boss, malapit na ano, nililinis na talaga nililinis na nila. Kasi minamadali na rin ng ano, kasi lilipat na raw yung nasa kabila. May nagtatanong pala sa akin yung katulad ng nung isang araw kasi may nangyayari dun sa ano, sa bandang Pasay. Ano daw bang ano kailangan gawin ng mga driver sa daan pag dumaan yung ambulansya? O nandun tayo na ano, pagbibigyan talaga yung ambulansya. Pero yung driver naman ng ambulance, dapat magiging ano din siya na huwag siyang banat lang ng banat, kasi ang iniiwasan natin dun yung disgrasya. Yun nga nangyari, yung ambulance bubangga sa bus. Eh ang katwiran ng ambulansya, yung driver, na hindi raw siya pinagbigyan. Eh nandoon na nga, nangyari na. Eh yung ambulance nagbeating the red light kasi 15 seconds pa yata. Dumiretso na siya. Eh yung bus pakaliwa. Ayun, nagsalpukan sila. Parang ang tumama yata yung ambulance. Kasi yung isang pasyente dinala dito sa hospital, tapos ang kailangan niya magpa-CT scan, kaya dinala ko doon sa Jose Reyes. Kasi may tama yung dito niya, kasi tumalsik yung pasyente, buntis. Dapat yung mga driver ng ambulansya may train talaga. Hindi lang yung 40 driver ka ng ambulansya.
kala mo pagbibigyan ka sa lahat, eh, alam mo naman yung mga driver, hindi lahat talagang magbibigay yan. Kaya yan ang aral sa ating mga driver, mga boss. Mag-ingat lagi, lalo na pasyente yung dala mo. Dapat dubli ingat kasi pasyente, may sakit o buntis. Kaya kailangan lagi kang mag-iingat. Dublihin ang ingat. Although kailangan mabilis ka, nasa tama. Yan lang mga boss. Ingat lagi.